from February 26, originally February 12, kaso pinafungsoy ang pinakaswerteng date daw namin to start that movie is February 26. Nag-start kami and maluwalhati yung smooth, yung shooting, walang kahit anong problema. Though, nagkaroon ng konting pagod si Ate Guy. But, I realized, kung doing a movie na like 8 days or 10 days, dapat may breaker pala talaga sa gitna. Na-realize ko yun, na kahit ako, hindi ako nagpasalamat na sumama yung pakiramdam niya. Nagpasalamat ako dahil pati ako nagpahinga. So, doon ko na-realize na dapat merong breaker. So, ngayon, sabi ko kay Ate Guy niya, I'm so thankful. Sinabi niya na spoil ko daw siya. Sabi ko, that's wala pa yan. Sabi ko, Ate Guy, hindi ako pwede mag-offer sa'yo ng project na kung gusto kong gumawa ulit ng movie with you. Of course, gusto ko talaga. But tingin ko dapat, kung gagawa ako with you, kailangan yung gusto mong project, yung anong dream role mo pa, at yung gusto mong makasama pa. Kasi pag gusto niya talaga yung project, ano siya, go create siya. We never had any problems talaga. Parang, tapos yun nga, siya yung sa laki ng pangalan niya, siya lang yung artistang kilala ko ng ganyan ka-humble. Grabe. Hindi ko akalain na isang superstar na Nora Aunor, ganun siya ka-humble na tao. Parang, wow! Nag-started sa movie niya na tatlong ina, isang anak ng extra. And then, sino mag-aakala na I'll get a chance na makatrabaho si Ate Guy as her producer. So, a big blessing for me. So, again, abangan nyo kasi maganda tong pelikulang to. Sobra. Abangan nyo yung sasampal. Pero more than that, yung acting talaga ni Ate Guy, lalo na nung humawak siya ng baril, tapos nung baby na rin siya, walang speaking lines, pero you can feel the intense sa mata niya. So kaya pala siya nag-iisang superstar, maybe because of that. Mm-hmm. I mean, he doesn't need to say anything para umakte. So definitely yung ulit ka sa kanya pagawa ng pelikula. Oo, pero dapat yung gusto niyang script at yung gusto niyang makasama. Yeah. Of course, I want a Vilma Nora movie. I want a Maricel Vilma Nora movie. If kung mapagbibigyan, Sharon Maricel or Sharon Ate Guy. But abangan niyo yung Godfather Film Festival, The Mapple Collections. Kasi magugulat kayo sa lineup ng mga artista ng mga kasama natin. Ano yung update sa Maricel? Pagkapos ang script, under Ricky Lee. He's going to be with Direk Joel Lamangan. And I'm so excited kasi I don't know si Ate Sarah. Parang gusto ko magpasampal, kahit extra lang. Wow. But Ricky's the after Charles with Nora Aunor, Ricky will be with the Maricel Soriano. So, galing! Swerte na itong mga actors natin ngayon, di ba? Si then, Charles, kumusta naman dun sa ano, kay Nora? Pinuli siya ni Nora after nung shot nila. Sabi, ang galing-galing mo. So, natuwa naman si Charles. In fairness kay Charles, may layo. But, abangan niyo siya sa solo movie niya na Mati ni Idol. And then, yun nga, we'll be doing the movie Banat, si Jeff at si Neil. Puli story. Si Jeff at si Neil, it will be, isushoot yun sa Tarlac for 15 days. Doon ang ano, masarap doon. Doon kayo lahat. Masama yun sa Godfather Film Festival. So action yun? Action. At least may action na ako. No, may action ako. Director na to. Pero usapan namin ni Derekado. But also, I want a Chris Aquino movie sa akin. Why not? Like a horror. Yes. It's a horror comedy kasi diba si Chris, kilala siya in doing good horror films. Yeah. As thinking to put her with Ate Gay, the door. Horror comedy. Kung papayag si sana, or I'm a fan of Miss Chris Aquino. So, sana mapagbigyan. Kasi, having her sa film festival, wow. Plus, of course, niluluto namin kagabi yung Cheryl Romnick Joed movie. It's a rom comedy. Imagine how many years ago triangle kami. Dito triangle pa rin kami, pero hindi lang ako napunta kay Cheryl. Kay Romnick. Tarot. Comedy romantic. Ano? So, ang ganda rin abangan. Because what we need, what content we need sa film festival, kailangan title pala mahinig.
Yun, we'll be doing Matin ni Idol. Tapos, yung totoy mo lang, masyashare kasi gagawin niya yung kay Maricel. Yeah. So, yun. Thank you sa inyo. Salamat. Thank you, Mr. P. May role ka dito sa... Pala pala. Sa Contrabida? Oo! Noon na, doktor lang. Tapos ngayon, okay. Na iba na. Abangan nyo kung ano yung role ko. Wow! Mukha naman din ako eh. Pero ano ah, ang gusto ko lang, positive sa lahat. Yes, positive. Ano, kaibigan ng lahat. Walang kaaway. So, yun. Love, love, love. Okay. Thank you.